Ito ang kwento ng babaeng pinakasalan ang bangkay ng kanyang kinakasama. Sabi nga nila, ang tunay na pagmamahalan ay hindi nahahadlangan kahit ng kamatayan. Ipapakilala namin sa inyo si Apple at si Ark at pinatunayan nila na kaya pa rin ang pag-ibig kahit sa hindi inaasahang katapusan. Ito ang pangako hanggang sa wakas. Ako po si Apple. Opo, pinakasalan ko ang bangkay ng aking minamahal. Mahal, sa araw-araw ay ikaw. Mahal, ang puso ko ay hindi titigil sumigaw na habang buhay ay ako at ikaw. Mahal, pag-ibig ko sa'yo ay nag-uumapaw. Ikaw ang panalangin sa puong may kapal. Hindi mapapagod ang puso sa mga alaalang pilit na tinatanaw, pagkat sa araw-araw ay tanging ikaw. Kahit wala ka na sa aking tabi, at sa panaginip ko na lang makikita ang iyong mga labi. Hanggang kamatayan, asahan mong pipiliin ko ay ikaw. Wala na yatang babae na hindi nangarap na ikasal sa taong itinadhana para sa kanya. Tadhana para pakiligin, paiyakin at patalunin ang puso mo sa saya. Ito ang kwento ni Apple na hindi bumitaw sa kanyang pangako na magmahal kahit palagpas ng kamatayan. Kadalasan sa magkasintahan, sinasabing sa hinabahaba man daw ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Pero hindi sa isang katedral tulad nito ang pinuntahan ng love story ni Apple at ni Ark. Naging makasaysayan ang kanilang pagmamahalan dito sa Bacolod City dahil sila ang nagpatunay na totoo ang sinasabing till death do us part. Gaya ng nangyari kina Apple at Ark. Sa unang kita pa lang nila sa isa't isa, naku, wala nang laban agad ang kanilang mga puso. Kinadena na sila ng sarili nilang mga damdamin. So Apple, nung una mong makita si Ark, totoo ba yung love at first sight o alam mo na siya yung the one para sa'yo? Opo, kasi nung nagkita po kami, parang na-feel ko po may spark sa amin. Parang nakilala ko na po siya dati, kahit hindi pa. Pagkatapos lang ng apat na buwang ligawan, nasungkit na rin ni Ark ang matamis na oo ni Apple. Bakit mo siya sinagot? Actually po kasi, Ma'am Purina, I was a single parent po kasi. Nung nagkakilala kami, meron na po akong anak. So I was really praying na sana makakita po ako ng someone na yung tatanggap talaga sa akin, yung mahalin din yung anak ko. Siya naman, willing naman po siya. Ah, importante yun. Parang nagkatatang yung anak mo. Opo. Kaya, nagdesisyon ang dalawa na magsama muna habang nag-iipon sa kanilang kasal. At sa kanilang pagsasama, nabiyayaan pa sila ng isa pang supling. Umupo ka nga dyan. Uy, saan ka na naman galing? Alam mo, lagi na nga kita nakikita may kasama eh. Wala nga yun, Ark! Kahit seloso itong si Ark, hinayaan na lang ito ni Apple. Pero sadyang sinusubok ang kanilang masayang relasyon. So nadiskubre mo na umiinom siya? Araw-araw yon? Opo, pero siya kasi parang nadala siya ng bisyo, parang hindi niya ka na-control sa sarili niya. Kaya habang nagsasama kami, yun, inom talaga siya. Alang-alang sa kanilang anak, tinanggap ni Apple ang mga bagay na ayaw niya kay Ark, ang pagiging palainom at mabarkada. Para hindi na lang masira ang kanilang pamilya. Pangako kasi nila sa isa't isa, sa hirap at ginhawa sila ay magsasama. Ano ang pinakagrabing nangyari dahil sa pagiinom niya? Every year po, na-hospital siya.
Dahil sa palaging pag-inom ng alak, naapektuhan ng husto ang kalusugan ni Ark. Walang kaalam-alam si Apple na palubha na pala ng palubha ang kondisyon ng nobyo. Naiyuhan ko siya, no, to be aware. Binigyan ko siya ng antibiotics on his wounds. Tsaka nag-start na ako ng maintenance medications. Pero ayun, the patient did not listen, di siya nakinig, hindi nag-follow up, na? Di siya bumalik for the interpretation of laboratories. So maybe that would be the reason why hindi gumaling ang pasyente. Tsaka, syempre, the patient expired earlier kasi sa komplikasyon ng kanyang mga sakit. Ang inaakalang happily ever after ni Apple na uwi sa isang trahedya na kailanman hindi niya malilimutan. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan noon ng dalawa. Kaya minabuti muna ni Apple na lumayo pansamantala kay Ark para magpalamig. Pero yun pala ang huli na nilang pagkikita. Hindi na umabot si Ark sa takdang araw ng kanyang wedding proposal. Pumanaw si Ark dahil sa renal at liver failure. Nasaan ka noong naghihingalo na si Ark? Nag-away ulit kami. Sinabi ko na ito na talaga. Uuwi na talaga ako sa bahay namin. Tapos hindi mo na ako makikita. Hindi na tayo magsasama talaga. Kwento ng kanilang pag-iibigan, tinapos ng kamatayan. Nung nalaman mo na wala na siya at wala ka doon sa tabi niya, nagsisi ka ba? Opo. Nagsisi po talaga ako kasi yung last na nagkita kami, nag-hug talaga siya sa akin. Tapos sabi niya, Ma, sorry. Saan ka pupunta? Sabi ko, uwi na ako. Tapos, hindi ko talaga in-expect na mawawala na po pala siya after ilang days. Hindi man lang siya nagtawag, hindi man lang niya ako kinamusta na, Ma, masama pakiramdam ko, Ma, ganyan na ako. Hanggang kamatayan. Tulad ng kanyang pangako kay Ark, hindi siya umalis sa tabi nito. Si Apple mismo ang nag-ayos ng bangkay ng kanyang minamahal. Mula sa pag-aahit ng balbas hanggang sa pagbibihis ng bangkay, hindi niya ito iniwan. Sa araw ng burol ni Ark, masakit man ito para kay Apple. Siya na ang mag-isang tumupad ng matagal na nilang pinangarap. Sa harap ng maraming tao, pinakasalan niya ang bangkay ng kanyang minamahal ng walang pag-aalinlangan. Sobrang sakit po, as in. Nung nawala po siya, hindi ko po alam po anong gagawin ko. Na yun na pala yung last. Pero sabi ko, sana kung ano, ako nag-alaga sa kanya habang nakahiga siya, hindi siya makalakad. Parang sabi ko, sana kung naging ano lang ako na nagmewala yung pride ko, nabantayan ko siya, naalagaan ko siya. So, sa seremonyang yun, feeling mo talaga mag-asawa kayo, asawa mo siya? Opo. Hindi naman po kasi importante talaga na may papel or ano. It comes po kasi by heart. Kung mahal mo po talaga ang isang tao, kailangan mo pong panindigan yun. Ayon sa Simbahang Katolika, hindi maituturing na legal ang seremonyang ito. Ang dalawang nagmamahalan, tunay at wagas, alam yan ng Diyos. Buhay man sila o namatay na ang isa. Pero pag pinag-usapan yung validity ng isang kontrata na spiritual, sacramental at saka legal, hindi pwedeng sabihin valid ang wedding na walang personal physical consent using words or signs as a language. Hindi kamatayan ang hahadlang sa pangako ni Apple.
Kahit na ngayon ay mag-isa na lamang haharapin ni Apple ang bawat bukas, dala ang mga alaala ni Ark. Marami pa kasi kaming pangarap. Sabi niya, Ma, pag nagpunta tayo ng Canada, magtatrabaho na ako, di na ako inom. Pero wala na. Uli na po lahat.